When the righteous are in authority, the people rejoice, but when the wicked bear it rule, the people mourn. Whoso loveth wisdom rejoiceth his father, but he that keepeth company with harlots spendeth his substance. The king by judgment establisheth the land, the he that receiveth gifts overthroweth it. A man that flattereth his neighbor spreadeth a net for his feet. In the transgression of an evil man there is a snare, but the righteous shall sing and rejoice. Sabay-sabay ba ito? The righteous consider the cause of the poor, but the wicked regard it not to know it. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon. The wisdom na meron dito sa Proverbs for many months, Panginoon, inaaral namin, kami natututo, especially mga bata. Matalim sa amin ito, maging familiar kami sa inyong paano nag-work, ang inyong wisdom. Ito, ganun ang basic foundation, especially ang bawat isa. We pray na patuloy kami sa aming Lord's Supper ngayon. Kayo po ang manalati, Lord, sa aming gagawin. Handaan niyo po, Lord, kami. Handaan namin din ang aming sarili. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang. Marami. Kayo po'y patawarin niyo po, Lord, sa aming mga pagkukulang. Kasalanan. But we pray na kayo po lagi ang nasa isip namin, puso namin ngayong gabi especially. So, commemorate your love towards us. Na kayo po'y nagsakripisyo. Kayo po'y namatay. At pinasahan din, Lord, sa cross, pinahirapan 3 days and 3 nights, you're on the heart of the earth to bear aping kasalanan, Panginoon. Kaya po'y nabuhay magmuli, so we pray as we remember you remember your what you did to us, Lord, kaya po'y malalati sa aming buhay. Kami lang po'y may matuto, Lord, sa bagay ito. Kaya malalati, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Nakakabuo na po. Dami kang tubig, ah. Ay. So, saglit lang po tayo. Pero kasi may time tayo. Kailangan kasi maggabi tayo, di ba? So, marami tayong time sa, ano. So, natapos po tayo last time. Napansin niyo yung iba doon na ulit. Ganyan ang Proverbs. Sinasabi lang ng ibang paraan. Pero iba, napansin nyo talagang eksaktong-eksakto. Kakasabi. So, hindi po yung nagkamali. Kasi nga, collection yan. Collection po yung Proverbs ng mga ano. So, kung sa ganitong collection, andun din yung verse na yun. Sinama nila yun. Okay? Sabi dito, he that is a proud heart, stirreth up strife. So, alam nyo yung mayabang? May mayabang? Just what? Ano yung mayabang? Ano sabi? Yabang taong to. Ay, ito hindi to mayabang. Paano mo nasabi yun? Pag? Tapos? Ganun pala? Ha? Ano sabi mayabang yung tao? Peter, alam mo na ba yun? Mga bata. Nagmalaki. Anong sabihin na nagmalaki? Parang pagmalaki talaga. Ha? Hindi, ano nga yung mayabang eh? Eh kung malaki nga. Nagmamayabang. Ano nga natin masay? Paano masabi yung yabang nito? Nagmamayabang to? Paano masabi yun? Anong ginagawa na? Anong example ng ginagawa ng mayabang? Ha? Ha? Yun. Ano yung pinagmamalaki? Hirap ba ng tanong mo? Hinihimay lang natin, mga bata. Okay lang yan. Para lumawak ang vocabulary niya. Ano yung sabihin ng nagmamalaki? Sabi niya, ano? Sabi mo? Sinasaano? Nagmamayabang. Paano nga? Ano may ginagawa siya? Tama yun. Ano ginagawa niya? Ano ginagawa ng mayabang?
Anong itsura niyan? Inataas to, minamalaki yung sarili. Ito nagtataas. Tama yan. At least naintindihan niyo yung mga... Pero ano yung sabihin ng... Ano nga yung practical... Ngayon, ano nakikita niyo sa isang taong mayabang? Ano yun? Hirapan na to. Ha? Ano nga? Paano mo sabihin di friendly? Pinapanin mo yung ano, ha? Pinamaliit yung ibang tao. Paano nagmamaliit? Ay, siya man ako yung eh, paano kung matang... Ay, hindi. Pinamalaki niya, kaya pinamaliit niya yung iba. Ano nga yun? Paano nga yung ginagawa? Papakita. Ng? Katangian. Anong katangian? Ano? Isa lang. Isa nga lang ang example. Ano? Mayaman. Mayaman. Maraming pera. Maraming pera. Maraming. Paano kung maraming talagang pera? Paano talaga kung maraming pera? Ha? Naisip yung sarili niya. Ang tama naman siya sabi niya, kaso gusto kong may... Actually, kailan lang may nakausap din ako. Natanda na to eh. Eh, paano din nila ma-distinguish yung nagyayabang sa hindi? Paano mo nga masabi? Oh? Sige, tapos na ako dito ha. Daddy pala. Oh, paano masabing ito nagyayabang, ito hindi naman? Yung pinapakita niya yung dapat bilhin. Katulad ng ano? Pera. Siguro, yung dala ng pera, talaga, kapag nagpapakita pa. Sa YouTube, sa Facebook, ganyan. Pag nagpakita ng gano'n, sigurado, takbo ka na. Ibig sabihin, di totoo yun. Maniwala ka. Alam, mamimigay nun. Nangloloko lang yan. Si nanay, ano sabi mayabang isang tao? Maboka, madaldal. Madaldal. Eh, paano kung matalino talaga? Eh, paano? Wala talagang alam. Kaya tahimik. Eh, hirap ba? Sige. Yung pag-uusapan natin siya, matapos na tayo sa Proverbs. Tapos, baka hindi natin kayang i-define. Yung proud na yan. Eh, tagal na natin inaaral yan. Paano sabing mayabang isang tao? Anong tono? Anong note yan? Ano yan eh? Soprano. Palaaway. Eh, paano kung ano? Kung nanay siya, makukulit talaga yung anak. Ano sabing palaaway? Okay, pwede. Ah, sige, dito kay Jana. Tidak. Ah. Okay. Binibida. Okay. Walang kinakatakutan. Walang kinakatakutan. Eh, paano matapang talaga? Pati sa Diyos, pati sa Diyos, hindi takot talaga. Ayan. Ayan, pwede yan. Ano sabi mayabang? Una, nagsalita. Mare, Bible pa. Pwede bang mayabang sa Bible? May ganun ba? Meron din. O paano mga masabi? Ito, nag-preach. Ito, nag-preach din. Ito, mayabang. Ito, humble. May sound pa pala yan. Eh, paano? Gusto niyo talaga mag-ano? Sir, send. Ano, may makakinig ng Bible. Mabasa. Out of context naman. Eh, paano kung maganda talaga yung sineshare niya? Pwede ba yun? Mayabang na, ano? Pag maganda yung sineshare. Mayabang na?
O, paano nga malalaman yan, bang? Sa, paano mo di-distinguish ito ang kayabangan, ito hindi? Okay. Focus sa sarili. Bida yung sarili. Ma'am Joanne, may iba ka pa? Walang sense? Ah. Tinataas yung sarili. Wow. Pinapalagay niya yung sinasabi niya galing sa kanya. Actually, pinasa niya lang. Nanakaw. Inaakin niya yung mga sinasabi sa Bible sa kanya. So, wag nanakaw siya. Okay. So, medyo may tama naman. Oh. Pero pinaka-definition, ayaw na talaga. Sa Bible na lang tayo. Tayo. So, tingnan nga natin sa Bible. Proud. Exodus 18, pride. Okay, nauna yung proud. Now I know that the Lord is greater than... Exodus 18, 11. Now I know that the Lord is greater than all gods. For in the thing wherein they dealt proudly, He was above them. Okay, may clue dito, di ba? Sabi niyo kanina, nagmamataas. Ama yun. Tinataas niya yung sarili niya sa level na hindi naman siya dapat. Ama yun. Sabi niyo na kanina, matalino ka nga, pero dito ka talaga. Pero tingin mo sarili mo, dito ka. So pag tinaas mo na yung sarili mo, kasi kung tama lang naman, ah, matalino ka, eh, kaysa naman yung isang sundin natin, kunwari, eh, hindi naman marunong kunwari, hindi kaya ba nga na magsabihin mo, ito yung tama. Kasi tama, sakto lang naman ikaw eh. Pero pag nilalagay mo yung sarili mo sa standard na hindi ka naman dapat, hindi naman talaga ganun katama or ganun kakagaling, doon na yung proud. So, tama yun. Sabi din sa dictionary, alam ko is, over, ano, feeling of, ano ba tawag doon? Self-importance. Okay. Pride. Ano nga yung pride? Yan. Self-esteem. So, self-esteem mas maganda. Pero pag inordinate, ibig sabihin, hindi na tama. Ano nga, hindi tama. Sabi dito, reasonable or justify yourself. So, ito yung positive eh. Okay, kaya nga minsan iniisip ko kasi ito kasi nga parang yung iba, pag nag-share ka minsan o nag-warning ka sa Bible, okay, warning to ha, isipin nyo ng gusto to, ganyan. Parang sinasabi nila, ba't mo wina-warning ha, mas marunong ka sa akin, parang ganun eh. E, minsan may intindihan mo rin kasi nga, andito lang sila, sa palagay ito yung tama, tapos nasapawan mo. In terms of, lalo pag Bible pinag-uusapan, buhay mo yan, buhay na ibang tao, langit yung pera na yung ano, wisdom ng Diyos yan eh. So parang dating sa iba, is yun nga, mayabang ka, sinasakop mo yung di mo naman dapat sakupin, scope ng authority mo, at ng pangunawa mo. So kaya itong tinignan mo dito, hirap nga naman eh. Ano nga yung pride? Self-esteem. So parang ano, mataas yung tingin mo sa sarili mo. Tama rin kanina, bakit mo pinapakita yan? Kasi feeling mo, hindi ka napapansin, kailangan mo. Nakita nyo mo, matalino ako. Kaya nga, gusto mo ikaw lagi magsalita. Sabi natin, may ganito nga ang talino, pero yung pinapaano mo is ganito, pinapalabas mo, ganyan ka. Okay, so ngayon, balik tayo din sa ating... Sabi dyan... Proverbs 28, He that is of a proud heart steereth up strife. Kanina, nabanggit natin steer, di ba? Ano yung steer? Masama ba yung ni-steer ka? Depende, di ba? Pero meron ano silang ganyan, di ba? Ini-steer mo ata ako eh. Anong sabihin nun?
Niloloko or kami na bola. So, pero pag steer, yung kanina, steer up, yung remembrance nyo, sabi para lang ma-reactive yung pag-iisip mo, di ba? Pero dito, steer it up strife, eh yung away, masama na. Though again, may away, may laban na dapat ang ilaban, pero bakit mo nag-aaway na yung mga tao kasi pag may hindi pagkakaunawaan, unstable na yan eh. Hindi yan gano'ng kamatsyo, kaya nga nag-aaway, hindi na mo kailangan. Tapos, gagatungan mo pa. Diba? So sabi dito, mayabang ka. Bakit mayabang? Hirap intindihan. Pero sabi dito, kabaliktaran, but he that putteth his trust in the Lord shall be made fat. Okay, meron din tayong itong verse, di ba? Kasi sabi dito, ang kabaliktaran pala nung proud is nagtitiwala sa Diyos. Tama ba yun? Paano nangyari? Tama, exactly. Diba? Nabanggit ko kanina yung preacher. Paano masabing yung preacher to yabang? Mahirap yan, di ba? Kasi pinapahayag lang niya nasa Bible. Pero paano masabi ito? Sumobra na to. Mayabang to. Ano, nasabi niya po yung kwento niya na parang pinatakot yung sarili. Oo. Ito yung tamang sinabi niya. Nagsalita siya ng anim na tama. Kahit siyam. Tapos yung isa doon, siniingit niya yung sarili niya. Pinalabas niya. Siya yung magaling or something. Yan. So tama yun. Especially, lagi sinasabi sa inyo, di ba? Kunwari, may tayo tinuro dito na medyo controversial. Sa mga bakla, yung post-trib, yung minsan, mga pastor, tinitira natin. Yabang muna, tinitira may pastor. Di ba? Kaya iba, ilag dyan. Pansinin niyo yun. Lalo pag bata kang pastor, yung iba dyan, ang tingin agad sa'yo, alam mo sino ka. Yan, ganun yan eh. Kasi sandali lang. Eh, kaso binabasa ko yung Bible ko, ganito rin yung mga preacher. Eh, sila yan eh, ikaw, hindi ikaw eh. Eh, sino kayo mag-preach nga? Diba? So, tama yung sinabi nyo, pag sinabi, nagsasubmit ka, nagtitiwala ka sa Diyos, tiwala ka lang sa Diyos, gawin mo yung dapat mong gawin, na sinasabi sa salita ng Diyos, pag nayabangan sila sa iyo, hindi ka actually mayabang. Sumusunod ka lang eh. Parang ilagay natin yung station sa kaligtasan, diba? Sabi nila yung iba, sabihin dyan, yabang mo naman, sa langit ka pupunta. Pero in reality, pag talaga nagtiwala ka lang naman sa Diyos, kaya kaligtas, hindi nila pwede sabihin mayabang ka kasi ang mayabang sila. Pag nagtitiwala ka, kaya ako mabuti akong tao eh. Eh ikaw, kaya ka lang naligtas, nagtiwala ka sa Diyos, yun ang sinabi niya, nag-follow ka lang, inintindi mo, tama nga naman, yun ang sinabi niya. So, nagtiwala ako sa kanya, yun ang sinabi niya, sige, yun na lang. Hindi mayabang yun at that point kasi nga, nagpailalim ka, di ba, sa katuwiran ng salita ng Diyos. Kahit paano sabihin ang nasa labas. Nakita niyo yan? So, medyo subtle yung pero magkabaliktad talaga yan. So, yung proud is nag-aarap ng away, pwedeng gano'n, nag-aarap ng away. Sino yung sabi kanina nun? Si Daddy ba? Konting ano lang, mura na, di ba? Ba't ka nang mura? Ganun din sa mga makakausap ko, ganun. Kailangan mo yung taong mayabang kasi katulad na isang araw, anong pinagsasabi eh? Hindi mo ba ako kilala yung mga ganun, ganun pa eh. Malamang. Pero ang tanong, anong kinalaman sa pinag-uusapan natin? Sabihin natin kunwari kung sino ka pa. Kung ano man yan, matanda ang pastor na, kahit scholar ka pa, kung saan summa cum laude ka pa. Kung nag-uusap lang tayo, man to man, o kahit babae yan, doktrina lang yan, o kaya logic lang. Kung tama ka, sabihin mo yung ano, makikita ng mga nakikinig. Diba kung wala kang pagyabang yung walang ano ka? Eh, pwede din ako mag-invento niyan. Ano mo ba? Na ako. 150 years na ako nagtuturo. Oh, ganun ba? Siyempre, hindi totoo. Yabang lang, di ba? So, yun. So, hindi mo kailangan makipag-away. Isa yan. Maniwala kayo. Napagandang indicator niyan na ikaw o yung ibang tao ay mayabang kung ang gusto mo lagi, away. Kasi alam mo, bakit ka may pag-away? Kasi alam mo, mananalo ka sa palagay mo. So, tapos yung iba naman, may style na ganyan. Pag galit na ako, tumahimik ka na. Parang ganon. Kahit di ka tama.
So magsasubmit ba tayo doon? Siyempre hindi dapat. So kaya sinasabi dito, opposite niya yung isang nananampalataya, nagtitiwala sa Diyos sa isang taong mayabang. Pero bakit naman na, ba't nabanggit yung pagiging mataba? Mataba. Made fat. Abundance, yung sabi nun. Ngayon yun, di ba? Napag-aaral natin yan eh. Ibig sabihin yung fat, di ba? Kaya kasi itong fat, kaya fat na tao dyan. Pag-aaralan yung science yan. Sabi nila, reserved daw yan eh. Reserve yan, kaya inalaw ng ating anatomy yan. Kasi pag kumain ka ng marami, hindi mo kailangan, eh, hindi naman i-refuse yan ng katawan mo. Kasi ano yan eh, useful yan eh. So ginagawa ng katawan natin, ini-store yan, especially dito. O sa ibang part pa. So bakit daw? Kasi nga, ang tao pwede mag-survive ng tubig lang. So kahit di ka kumain, tutunawin yung taba mo. So kaya ang ibig sabihin yan, kahit especially sa King James, Shall be made fat. Ibig sabihin yun, abundance. Mayaman, pwedeng mayaman, pwedeng... yun, alam yan, abundance nga. Okay? So, anong kinalaman ngayon nandito? Pinuloy natin to. Ha? Paano naging opposite ang nakikipag-away sa isang mayaman? Yan ang sinasabi dito eh. Pinag-opposite niya eh. But eh. Yung isa, mayabang, mapalaaway, or gusto niya away. Pero may mayaman din palang ano, no? Si Bob Arum, inag-aaway niya yung ano, yung mayaman din siya. Ayan, kasi nga, mayroon namang ibang dealing ang Diyos doon pag gano'n, yung mga exemption na ganyan. May nag-boxing pa ba ngayon lockdown? Wala siguro, ano? Sabong meron? Hindi ba? Sabi lang siguro. So, yung sabihin lang nito, yung taong mahilig sa away, madalas ay hindi. Kasi yung inaatupag mo, puro away. Diba? So, paano ka magpapalaid yan? Parang ganun. Yung taong mahilig sa away, hindi yan. Kahit tayo, gusto ba natin kaibigan yung mahilig sa away? Sabi sa Bible, huwag kang makipagkaibigan sa isang taong laging galit. Diba? So, again, minsan kailangan natin magalit, minsan kailangan natin magpag-away, hindi sa away na tayo yung may sala. Okay? Pero, ngayon. Okay, naintindihan nyo pa yung proud? Apo. Tinataas yung sarili na hindi dapat. Okay? So, at sa pagkagustuhan niya itaas yung sarili niya, madalas siyang kasama yung away, kasama yung pagsinungaling. Kahit ano na gagawin na, basta may itaas yung sarili. Paano niyo po malaman kung proud o nag-ano lang siya? Oh, yun nga yung sinasabi natin eh. Pag sumobra na, matulad ako, sinabi ko, ganito ako, hindi naman. Alam nyo ba, nabasa ko na yung Bible na kabisado ko nga yan eh. Hindi naman. Hindi naman halata, hindi talaga. So at that point, nag-ayaw na ako na. Eh, paano kung tinuturo mo lang yung tama? Hindi, yabang yun. That point, di ba? So yun ang distinction nun. Well, actually, sinasabi nyo kanina, tama rin. Hindi mo naman kailangan pagyabang, di ba? Sa ano, last week lang natin yun, di ba? Envy. Motivation to envy. Hindi mo naman kailangan pagyabang. Tapos, iyayabang mo pa. Nakita nung iba, lalong nainggit. Pag nainggit na sila, syempre, hindi na maganda kasunod nun. Again, move on tayo. Sabi niya, he that trusted his own heart is a fool, but whoso walketh wisely, he shall be delivered. So, ano yung kinokontrast dito? Trust. Yung fool tsaka wise, may lagi naman sa Proverbs. Pero yung fool dyan is nagtitiwala sa sariling puso. Isa sa mga na pansin natin sa libutan, kabaliktaran sa atin, yung pagtitiwala sa kanilang puso. Okay, tandaan niya, mga bata. Very basic yan. Sabi sa Jeremiah, alimutan ko tuloy.
Yan Jeremiah eh. Ang sabi doon, the heart is deceitful above all things. Who can know it? Ang sabi sa mga kanta, sa Hollywood, sabi, trust your heart, trust your heart. Paulit-ulit yan, trust your heart. Kasi alam nila, pag ang tao nagtiwala sa sarili niya, madalas ay hindi, lalabas yung ano niya. Yung sarili nga, ano ba, nasa loob natin, according to Romans 7, di ba? Karumihan, kayabangan. Kaya sinasabi dito, malinaw yan, wala sa Bible na sinabing trust your heart. Ha? Trust in the Lord lagi. Trust God, trust Jesus. Trust the scriptures. Kaya sabi niya, huwag kang titiwala sa sarili mong puso. Eh, sandali pa lang magtitiwala. Eh, ako nga ito, eh, ba't ako hindi magtitiwala sa sarili ko? Wala akong tiwala sa sarili ko, anong gagawin ko? Wala. Hindi na sinasabi dyan. Ibig sabihin lang yung puso mo, tinatanong mo, di ba, na pag-aralan na naman natin yung ating, ano, di ba, heart, yung soul natin, heart, intellect, tsaka yung will. Kanino kayo magtitiwala? Basta naramdaman mo, yun ang titiwala, magtitiwala ka dun. Ito nga yung naramdaman ko, kaya ako yung naginawa ko, matay ka. Kasi hindi ganun katalino ang heart. Diba? Mababalance dapat yun ang iba. Lalo yung spirit. So, kaya talagang full ka pag nagtiwala ka sa puso mo. Yung puso mo, may mga bagay na pagtitiwala ka dyan, pero hindi lahat. Okay? Ano lang siya, nakita niyo yun, diba? Isa lang siya sa mga consultant. Okay? So, pag ano, mga pangasawa mo, sino kayang pipiliin ko? Ang pangit naman nung ayaw mo doon sa tao, kaso either mayaman or ano, yan, ang daming ganun eh. Nakakita na ba kayo ng taong ganun, na proud sila sa ano nila? Pumatol sa mga matandang ano, tapos iba pa ano pa sa Facebook yung ano nila. Pero siguro, peki rin yun. Kunwari, pero isip-isip nun. Okay, so maganda rin yung gusto mo yung papangasawa mo, diba? Tatanungin mo na yung puso mo. Pero hindi siya yung laging masusunod. Okay? Ngayon, yung nakabaliktaran nun, sabi dyan, wise. At na may dinagdag siya dyan dahil sinabi sa una, hindi naman sinabing mapapahamak, pero yung kabaliktaran niya is madi-deliver, kasi maliligtas. Anong kabaliktaran ngayon nun? Pag full ka, madalas ikaw ay napapahamak, di ba? Totoo. Ba't ka mo ginawa yan? Alam mo, mapahamak ka dyan eh. Mahal ko po siya eh. Ay ka. Eh, gusto ko po eh. Mukhang ano po eh. Foolish ka talaga. Pero pag wise ka, bakit yung mga magkakapitbahay dyan? Sa dami nila, dami nyo dyan, yung isa yung nakakaroon ng maayos na buhay. Di ba? Eh kasi kung kayo lang mag-influence sa sarili nyo dyan, wala eh. Wala. Tanungin mo to. Tanungin mo to. Pare-pareho na. Pag-depressed area, di ba? Pero kahit depressed area, may isang matalino dyan, may nagmahal sa kanila, nagtsagaan sila, nagahal sila sa salita ng Diyos. Hindi yung masabing ano. So sila ay maliligtas, pwedeng kaligtasan ng kaluluwa, pwede rin sa ibang bagay. Amen? Kasi sabi rin kay Timothy, why siya, di ba? Ito salvation. 27, pakibasa nga po. Ready, go. He that giveth unto the poor shall not lack, but he that hideth his eyes shall have many curses. Okay, paulit-ulit natin po yan, di ba? So, pero gusto ko lang linawin ulit dito, hindi tayo nagbibigay ng bigay lang, parang kahapon lang. Ngayon dito, ano, pumatok, pahingi daw ng pera. Sabi ko kasi may bigas po kami dito. Eh, mukhang ano, matanda na rin na tinanong ganyan. Sige, sinarang ko muna. Ano, pumayag naman. So, mukhang okay ka kung para sa iba. Yung iba, talagang di-demand eh. So, tagal namin. So, ano naman. Nakausap na naman ayos. So, yun. Kasi sabi dito, tayo naman. Na sabi nga, pinagpala ka. Paano yun? Ah, pag pinagpala ka na, kalimutan mo na yung mga mayroon na yun, mga tamad lahat yan. Hindi yung sinasabi sa Bible. Diba? At least alalahanin mo sila,
Diba, alamin mo na yung katayuan mo ngayon, di lagi masipag ka, madiskarte ka talaga, really? Yan ang dahilan, wala nang iba pa, kaya ka ganyan, yan ang ano mo sa buhay mo. Proud na naman yun. Hindi po, may maraming pagkakataon, yeah, binigyan ka ng Diyos ng lakas, ng talino, na wala sa iba, pagkakataon, diba? Kung pinangalak ka sa US, lamang agad eh. Ganun di rin, dami natin kilala doon ano eh. Parang hindi rin marunong. Kaya dapat natin gawin? Okay. Magbigay din minsan, di ba? Bigyan natin, pero hindi sila yung mamimili kung namibigay. At kung magkaano, di ba? Kaya tayo iniisip natin lagi, yung church daw talaga, yan, alam ko na yan, si pastor lang eh. Nakita ko na yun, kaya ayoko na, anong gagawin mo doon? Yung iba pa naman, nang tingin sa'yo, pag di ka, di ba, nang hingi ako sa kanya, pastor, hindi ako binigyan. Ang tingin agad yan, yung kabaliktaran na extreme agad, madamot agad. Ang hirap ng ganun. So, kaya dapat marunong ka rin. Di ba? So, dapat marunong ka rin magbigay, hindi lang marunong magbigay, kung paano. Exactly. Hindi mo gustong maging hot-hotang ka ng gusto rin yung mga tao. Kilala niyo ba siya, no? Mapera yun. Yan. Inabuso ka naman. Bandang huli, naisip-isip mo. Ang tanga ko naman. Nagpa-ano ako, di ba? Pero tama yun, paulit-ulit sa Bible. Ibig sabihin niya kasi, if you are blessed, recognize the fact that you are blessed nga. Yung word na yan, ginagamit ng mga Kristiyano in acknowledgement sa Diyos. Ang nagbigay sa atin yan, therefore, hindi natin sinasarili lang. Amen? Hindi masama magbigay talagang ano yan, minsan. Tamang pagbibigay. Yung kabaligtaran niya sabi, he that hideth his eyes shall have many curse. Kaya kahapon, si nanay, anong gagawin ko dito? sabi nung ano, hinihintay ko dito malis eh. Masakali kaso hindi umalis. Anong gagawin natin? Naalala ko si Pastor Anderson, sabi niya, pag ganun, umanap ka na tabao! Ganun daw dapat. Dapat daw, ganun tayo. Eh, tama din naman, kasi inunoy mo lahat tayo ganun. Sinabi ko rin eh, sinabi ko, marunong po ba kayong pintura? Ay, ano eh. Mahirap yan eh. My God. Ay, kasi po, ano, pag nangihingi lang kayo, mahirap yan. Gusto nyo magtrabaho. Ayan. Sabi niya, titingnan daw niya. Pero lahat ng nalapit niya, binibigyan siya kahit 100 eh, hindi naman katrabaho yan. Diba? Kaya, eh, nakita ko yan sa, ano eh, may documentary dati ako ng channel yun eh. Namulat ako doon kasi nung mga college ako, kasi di ba, dahan ako sa kumbaw. Minsan, naawa ka talaga kasi yung damit, yung ano. Kasi yung mga, minsan yung mga sa TV pa, laging ganun din yung mga yan eh, mga foundation. Paawaan yan eh. So, napanood ko yung documentary. Hindi na kumikita si nanay ng ano, 300 pesos a day. Isip-isip ko, yung baong ko lang nung time na yun, yun nasa 150. So, gusto mo man maawa, gagana yung logical part of your brain eh. So, kaya, ba't ko ba nasabi? Yan nga, kasi, ito naman, huwag mo nang taguan. Yan yung sabi lang dito. Kaya, ginawa natin kahapon, sabi ko, yun, inoferan ko siya ng trabaho. Yung tinanong ko muna, hindi yung bigay ka lang ng bigay. Okay? So, huwag mong taguan. Kahit pa paano, naglakas ng loob yung mangingi. Kahit nakakaya, talaga nakakaya. Pero kahit pa paano, mangingi. So, siguro, di ba? Nabigyan mo, at least harapin mo. No? Tumanggap eh. Nanggap naman. Sabi niya nga, pupunta ngayon eh. Obviously, wala. But anyway, so, yan ha. So, maganda yung kung blessed ka na. Isipin mo rin, bakit kaya may mga taong ganito? Yun ang sinasabi sa atin ng salita ng Diyos actually. Lalo itong mga to, pinagpahala itong mga to eh.
Kaya laging sinasabi ng Diyos sa kanila yun. Sa atin din, ganun. Ang talagang ano mo na lang is, consideration mo is, alamin mo yung kung paano mo sila tulungan, hindi yung kung paano mo sila lalong papahirapan dahil sa hindi mo na sila tinuruan. Binigyan mo na lang na binigyan. San Francisco daw, ganun yun. Ultimo needle ng pandrugs nila, binibigay sila ng gobyerno. Eh talagang magdadrugs na lang yung mga tao. Okay? So when the wicked rise, men hide themselves, but when they perish, the righteous increase. No, yan na naman ha. Inulit na naman to. So, sa ipaparaphrase ko lang, pag maraming loko-loko, yung mga tao nagkatago, anong isang nagkatago? Ibig sabihin, ito yung parang last time. Yung hanapin dito yun eh. Ibig sabihin, nawawala yung mga matino. Kasi yung mga loko-loko na yung nag-rise, ibig sabihin, mataas, lagi naririnig, yung kanila, opinion nila, di ba? Hindi natin naririnig. So, yung mga taong matino, or kahit hindi masyadong matino, basta hindi wicked, ang takot na eh. Masama daw ano, masama daw magsalita ng laban sa gobyerno. Eh, sino ba gobyerno ng democracy? Diba tayo nga? Hindi mo na alam yun. So, so, pag yun nga, tinakot ka na ng mga wicked, ayun, natakot na sila. Kaya sabi nito, but when they perish, yung mga wicked ang nag-perish, yung isang yung perish. Nawala na, o kaya mamatay, may din ganun. Kaya lagi sila sabi, mga bakla dahil pinapatay. Ay, naku, masama yan. Yung sabi dito, pag nawala sila, sino yung dadami? Hindi yung righteous, yung sabi dito eh. Tsaka anong pakinabang nung sa ganun? Kung makakasama lang sila kanina, sinubukan ko na naman yung mga sinirang ko. Ito, mukha naman mga normal eh. Pag napunta ako sa Revelation 21:8, kasuklam-suklam, sino po kaya yan? Wala silang masabing ano, yung mga bakla, pwede po ba yan? Ay, oo, oo, oo. Oo, man. Ganun po yung mga taong normal, na-recognize nila yan. Kaya tayo dapat, ay ano natin yan, ipangaral natin, amen? Para yung sila, magkaroon sila ng katapangan din, sinasabi dito, oo nga, yung sabi ng salita ng Diyos, maling-mali yun. Pag nakita ko dyan, yung anak ko, naniniwala, yung kapitbahay ko, may bakla dyan, hindi ko pupurihin. Uy, galing mo naman, lalaki ka na, babae ka pa. Hindi, ganun. Diba? Tuloy natin. He that ito, boss. Abisaduhin nyo natin to, 21. Lagi kong kinukote to, hindi ko alam kung nasaan. Ngayon, alam ko na, 29:1. Okay? Another proof ng reprobation po ito. Sabi dyan, no, he that is often reproved, hardened his neck, shall suddenly be destroyed and that without remedy. So meron tayong mga sabi sa Bible din, sa Psalms 90 na tayo. Yung righteous shall fall, but he will shall never utterly cast down. Ibig sabihin, hindi talaga lagpak na lagpak. Sabi, for the Lord, ano yan na yun? Holdeth him with his hand. Yun yung righteous. Nagkakamali din, lumalagpak din, pero hindi todo. Kasi makakabangon siya. Kasi siya yung righteous. Okay? So, ano ba? Hello. This is Chelsea. Paalam ba kayo sa magulang niyo? Si Ate Alex mo, kumusta? Wala, hindi mo alam. Ano siya pumunta? Wala, nakalimutan ko na naman yung pangalan niya. Sorry. Si, na si... Mga bagong libo ah. Paalam mo, kuya. Kintoy.
Miguel, yan. MJ. Pangilang beses na dito? Dalawa pa lang. Hindi, matagal na yun. Si Kintoy. Si Miguel. Okay. So mamaya, magkakain lang kami. Hindi kayo kasali, ha? Hindi, iba na lang yung pagkain nyo. Pero ito, huwag nyo nakainin, ha? Sige. Bigyan mo na lang sila na yun, iba. Okay. So yun, ito, tama-tama pagdating nyo. Pinag-uusapan namin yung mga matigas ang liig. Alam mo yung matigas ang liig o matigas ang ulo? Okay, matigas ba ulo nyo? Mukhang hindi kasi nasa church kayo eh. Kayo ba pinakamababait sa ano? Baybay Saba? Yan. Dapat, di ba? Pag nag-aaral ng Bible, yan ang pinakamabait. Okay. So, pero daw, may mga tao. Ang sabi. Sabi ko na, si Jasmine, di mawawala ito eh. Ito, si, ay, si ano? Si Laika to. Ito si Laika. Ito ba si... Ay, hindi, iba mo. Ano pangalan mo? Pamela. Pamela? Na siya ng ano ba namin? Hindi pa. Ano yun? First time mo lang, di ba? Pamela. Kala ko si ano yun. Lian ba? May mga chairs sa malagad. Oh. Lian ba, Lian? Yes. Lala ko si Lian. Pamela. Pagandong ka rin? Sino nag-invite sa'yo, Pamela? Kami po. Ayun, si Jasmine. Ito, bago rin ba ito? Si Laika. Si Laika. Laika, Laika. 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 Oh, si Laika bago, tsaka si Pamela. Pamela, siya rin yun ni Ate Jamie. Okay. Ilan taon na si Pamela? Magto-12. Si Chelsea? Si Lian? Si Laika, ilan taon na? 10 po. 10 din? 12? Laki na ni Jasmine ba? Ang dati, late mo lang eh. Bago ang ano mo ah. Okay, buti naalala mo kami. Maganda lagi kayo sa church. Oo nga eh, kasi last week pumunta kami sa iba. Mas kanina sa iba. Na-miss. Na-miss mo kami. Lagi lang naman kami dito, di ba? Fourth. Pumunta nila kita. Oo, ang galing. Galing. Yan ang masabi ko sa inyo, di ba? Welcome kayo lagi dito. Pag hinuli tayo, ako papahuli. Pero tatakbo ako. Eh, sige. So, ipinag-usapan mga bata yung Proverbs, salita ng Diyos. Ito yung sinabi, ha? Para hindi kayo maging reprobate, alam nyo ba yung reprobate? Patapon. May tao bang ganun? Sama mo naman, walang taong patapon. Mayroon sinabi sa Bible. May mga tao na wala nang pag-asa. Hindi ganyan yung maririnig mo sa iba. Pero yung sinasabi sa Bible, pag ang tigas ng ulo mo, sinabihan ka, huwag ganyan. Ganito gawin mo. Ayoko. 10 years after, yung mga kilala kaming ganyan eh. Kasi man, hindi na kami bata, di ba kayo? Bata pa kayo eh. Yung mga naalala ko, yung mga classmate namin, medyo naging okay na, pero mayroon pa rin nananatiling ano, kasi tigas ng ulo nung bata yun, naalala ko eh. Palaaway, tapos yun, hanggang ngayon, palaaway pa rin. Diba? Kaya yung mga bata, sabi dito, tatagalugin ko pa sa inyo, ha? Siya na pinapagalitan or sinasabihan, tapos hindi siya naikinig, sabi sa Bible, hardened his neck. So,
hirap na demonstrate. So, I mean, sino ba nga dito? Joshua? Nakita ka pala yun. Hindi, Stephen na lang. Stephen, halika dito. Eh, huwag na nga, huwag na nga. Huwag birthday. Ibig sabihin itong harden ni Sineg, ibig sabihin ayaw mong makinig. Eh bakit matigas yung ulo? Kasi nga, matigas yung neck. Ibig sabihin, tinatawag ka pumunta dito, hindi ka mapahaligon. Yung sinasabi dito, dalas na ginagamit sa Bible eh. Sa mga Pilipino, ang tigas ng ulo mo. Meron din sa Bible na gano'n, pero sa mga sinasabi sa Bible, ang tigas ng liig mo. Yan ang din natin ginagamit sa mga Pilipino. Ibig sabihin yan, hindi ka na lumingon, tinatawag ka, hindi ka lumilingon. Ito mga anak ko, pag ginanyan niya ako, alam niyo na. Alam nila yan, kaya hindi sila ganyan. Pag tumawag na ako, minsan tinatamad din. Pag inuulit pa ulit, Stephen. Stephen. Yes po, ganyan na agad dyan. Kasi natrain sila, pinapalo kasi sila. Kayo ba, madali ba kayong tawagin? Si Pamela, mukhang mabait eh. Mabait ka ba? Nag-isip siya. Mukha na mabait. Pero lahat ng bata, kasi di ba, lahat ng bata dumaan sa minsan sa ganyan. So depende sa training mo ng magulang nyo, lalo sa Bible, kung naturuan ka dito ng salita ng Diyos, natututo kang paano sumunod, kailan sumunod, sino susundin mo. Diba? Madalas naman kayo mga bata, magulang nyo, syempre. Pero pag tumatanda na kayo, nakakita naman kayo matanda na, titigas na ng ulo, diba? Kung iisipin mo ngayon, ah, ganun pala, pag tumanda pala, matigas ang ulo, hindi ganun. Ang susundin nyo, yung tama, kaya yung bata pa kayo, yun ang aralin nyo. Ano ang tama, ano ang mali? Kasi yung mali pala, dapat kahit anong tao, kahit anong kulit niyan, may balkada ako, tagabaybay sapa, inatawag ako, tumalod daw kami sa ilog. Mukhang masaya eh. Sabi ng nanay ko, wag. Eh kaso, andyan na naman si Boknoy. Kunwari lang, may Boknoy ba doon? Wala naman. Andyan na naman. Ang kulit. Ah, ano tayo? Langit tayo sa ilog. Malakas ang ulan. Kasama ka ba? Miguel? MJ? Diba? Marami na namatay dyan, alam nyo ba? So ngayon, tinatawag ka, huwag kang pupunta doon sa masama, pero pag nanay mo tumawag, salita ng Diyos na sinasabi, oh, Pamela, mag-church ka. Sinasabi sa'yo, kunwari, ng Panginoon. Ayoko. Jacin, mag-church ka. Ayoko. Jacin, mag-church ka. Araw-araw, sinasabihan ka ng Diyos. No? Lying ka. Sino sa ka mong matututunan ang salita ng Diyos? Siyempre sa church. Hindi kakausapin ka ngayon ng Diyos. Like ka, mag-church ka. Like ka, mag-church ka. Like, ayoko, ayoko, ayoko. Ang tigas ng leg mo, no? Sabi dito, pag ganun ka daw, mga bata, kahit matanda, ah, nag-usapan kami ni Brad kanina, mga matanda na, tigas ng ulo, eh. Sabi dito, shall suddenly be destroyed. Ibig sabihin, darating sa'yo. Darating sa punto na, ang tigas kasi ng ulo mo, sinasabi ng Diyos, ito gawin mo, ito gawin mo, ito gawin mo. Ayaw mo. Pag ganun-ganun-ganun, darating ka doon sa point na darating sa iyo yung sinasabing destroy, ibig sabihin destruction or kapahamakan. Ano sa mga bata yung kapahamakan? Madalas sa mga babae yung, alam niyo na siguro yun. Alam niyo ba yung nangyayari sa mga babae? Matigas ang ulo? Hindi niyo pa alam? Yan. Kayo ang pinakawawa. Pero yung mga lalaki, ganun din. Lahat naman eh. Mga bata, ano nangyayari sa mga lalaki makulit? Nakukulong, naaadik, nabubugbog, walang trabaho maayos. Tawa ng tao si Laika. Ha? Ha? Oh, galing ka. Tama yun, masama yung tambay ng tambay, di ba? Dapat kahit bata ka pa, may ginagawa ka pa. Ito si Stephen, mabait eh. Pag wala tong ginagawa tayo, anong gagawin ko? Ganun ka ba? Na, tumutulong na yun sa aking pintura eh. Ganyan ang normal na bata. Ayaw mo nung andyan ka lang oh. Si tatay nagtatrabaho, ikaw, load ka lang ng TV. Hindi ganun. Lalo na pag laki nyo.
Di ba? Kahit mga bata yan. Gusto ko, nay, ako naman yung maglaba, magluto. Ganun. Pero yung mga, yun, yung mga babae, mga lalaki na sinasabihan ng ganito gawin mo, gawin mo, ayaw man. Kaya sabi dito, ikaw ay darating sa iyong destruction, either yun nga, masira ang buhay mo. Alam niyo ba yung masira ang buhay? Anong itsura ng masira ang buhay? Diba, hindi ako mga bata, ba? Bata pa naman kayo, sabihin ko sa inyo, yung masira ang buhay, yung hindi maayos yung pamilya, di ba? Gusto mo ba yung mag-asawa ka? Mag-asawa ka ba liyan? Ba't hindi? Maganda yan. Oh. Gusto mo, iniwanan ka ng asawa mo, gusto mo ba yun? Siyempre, hindi. Masakit yun, di ba? Pati yung anak nyo. O ginugulpi ka, hindi ka nga iniwanan, ginugulpi ka naman. Gusto mo yun? O ikaw, oh, bata pa kayo eh. Pero di ba yung masayang buhay, kompleto kayo, nagmamahalan, si nanay, si tatay, mahal yung mga anak, di ba? Pinag-aaral, tinuturuan, especially, pinakamaganda ng mga bata, dinadala kayo sa church. Yun ang pinakamaganda kasi yun ang ano eh, ang Diyos na nasusunod sa buhay niyo, sa pamilya niyo, pag ganun. Nagpapaalaga kayo sa Diyos. Hindi kayo mas magaling pa sa Diyos, di ba? Mas magaling pa ba kayo sa Diyos? Wala namang mas magaling pa sa Diyos eh. Kaya ang gagawin niyo, Lord, please, itong mga batang to, pinag-pray namin kayo, alam niyo ba yun? Araw-araw, oras-oras nga eh. Nasa listahan namin kayo, mga taga-bay, Lord, mga taga-bay-bay sapa. Gamitin niyo si Jacid, si Ate Alex, tinamad na eh. Si ano na lang, si Jacid, gamitin niyo para ano yung mga bata doon. Kasi mga matalino si Jacid, alam niya kung saan siya ano eh, makapapabuti. Diba? So sana ganun din si Miguel, si MJ, si Kintoy. Parang iba yung Kintoy na kilala ko. Kumaba lang ba yung buhok mo? Ah, si Kino pala yung isa. So yan. Nasabi dyan mga bata, nasa isang verse na lang tayo. Hindi nyo pala nakikita, no? Sensya na kayo, naglolo ko yung aming ano. So sabi doon, pag ang tigas ng ulo mo, pag bagsak mo, nabanggit ko kanina, wala pa kayo, yung mga taong matino, kahit pa paano, minsan may problema rin, di ba? Kahit ikaw yung taong matino, may problema din naman, di naman ibig sabihin, laging perfect ang buhay. Pero pag yung matino, pag bumagsak yan, alam niya kung saan siya babangon. Ang Diyos mismo nagbabangon sa kanya. So madaling makaka-recover yan. Pero pag yung isang taong talagang walang matino-tino, pagbagsak niya, pak! Wala nang pag-asa. No? Kahit gusto pa natin bigyan ng pag-asa, eh, yung mismo utak, iba na. Marami na po nakausap na ganyan. I-encourage mo. Kanina, galing kami doon sa Salamat. Sino may kamag-anak doon? Yung mga Alonso, di ba? So, pag yung wala nang kapag-asa-pag-asa buhay, o, oh, share po namin kayo ng salita ng Diyos, parang maligtas po kayo. Pff, ayaw ko na. Kasi nakakasal, pero wala eh. Hindi ako naniniwala sa Diyos, pero ba Diyos? May mga ganun tao. Kaya kayo huwag niyong hintayin na dumating kayo sa ganun. Mga bata, ha? Kaya sabi dyan kasi, mawawalan kayo ng pag-asang maligtas at pwede pa rin mag yung wala ka ng pag-asang maka-recover. Pag sobrang pati Diyos mismo, binabastos mo na, wala kang pakialam sa Diyos, galit ka sa religion, anong tulong gagawin sa'yo ng Diyos? Diba? Ngayon sa'yo lang mga bata, magtiwala kayo sa Diyos, hanapin niyo yung katuwiran niya, basahin niyo yung Bible niyo, punta kayo dito. Walang bayad dito, di ba? Nakakita pa kayo ng artista. Sabi kasi sa akin nung si ano eh, nara daw akong ano eh. Nara akong atin ng kasal eh. Si Banang. Hindi pala nakausap si Banang? Si Nano? Hindi nakausap? Hindi, today. Okay, tuloy tayo. When the righteous are in authority, the people rejoice. But when the wicked bear it rule, the people mourn. Time na pala, no?
Sabi lang dito, when the righteous are in authority, the people will rejoice. So, sino dapat yung manumuno sa atin? Yung matitino, yung pag sinabing righteous, matuwid, mga bata, ah. Ito yung matalino, maayos, mapagmahal, masipag, mabait. Isa nga tayo sa Pamela. Ano mga sabing righteous? Paano mo sabi? Ano yung ginagawa niya? Si Duterte, righteous ba si Duterte? Hati tayo dyan eh. So meron kasi siyang magandang ginagawa, meron din hindi. So huwag na natin ano, baka ma-NBA pa tayo. Hindi, joke lang. Inatakot yung mga tao. No? So kaya dapat yung, paano magiging righteous, paano mamumuno yung mga righteous? Yan ang tanong. Kaso takot nga yung mga righteous kasi mga, depende nga yun. Kaya ginagawa namin, soul winning. The more na maraming maligtas, wala akong pakailang kung saan sila mag-church. Kung maligtas yung mga tao na yan, dadami yan, magkakaanak yan, may influensya ng iba. Malamo sa hindi, at least sa next generation, matitino na yung mga leader ni Shana. Diba? So matutuwa na rin tayo dun. Kaya sabi nyo, pag when the wicked bear it rule, the people mourn. Ako minsan, naiiyak ako kay Duterte. Yung mga decision mo. Mumura pa in live television. Mabuti, nabawasan na eh, di ba? Nung bago siya, talagang ano eh. Ngayon, nasabihan na rin yun. Nagiging model ka ng mga bata. Yan, di ba? Kahit paano, nababawasan. So, yun lang ha. Pag dapat yung mabuti mo na. Ngayon, kayo mga bata, later, magiging magulang din kayo, di ba? So, paano kayo magiging, para matuwa yung mga anak nyo, para kayo magiging matino? Yan, yung ginagawa nyo ngayon. Mag-aral ng salita ng Diyos, aralin lagi yan. May impluensya tayo. Salita ng Diyos, parang tinutukoy ng Bible, ng Panginoon, para daw tubig. Kahit marumi ka ngayon, pag inaral mo to, narinig mo, sabi ni Jesus, you are clean by the words that I spoke unto you. So pag narinig ko po, salita ng Diyos, nalilinis ka. Okay? Tapos, araw-arawin mo yan. Ay, lalo na. Tapos, hindi ka lang personal nag-aaral, dito ka pa sa church, okay, may naguturo pa sa'yo, hindi ang ganda. Huwag kang makinig sa mga tambay. Di ba? Kanina ka makikinig kay pastor sa mga tambay. Eh, minsan, yung mga tambay, yun ang mayabang, di ba? Huwag kang maniwala dyan. May opinion din sila eh, di ba? Lahat ng mga tao may opinion. Pero ang tanong, sino yung mas malamang sa malamang? Yung may valid at talagang valuable na isishare sa inyo, di ba? Eh, syempre yung mga tao na nagtiwala rin yung ibang tao sa kanila, di ba? So, doon na muna tayo. Kaya hindi pa tayo tapos, meron tayong Lord's Supper kami. Kaya hindi muna kayo kasama doon, ha? Iba yung food nyo, ha? Observe lang kayo. Kasi ano kami ngayon, ha? Lord's Supper. Okay? Sana makasama ulit namin kayo. Ito, mga mababa ito, sila ika lang, parang ano eh, anghel eh, kung nakikita ko eh. Naging naangit eh. Mabait ka ba, ati Laika? Ilang kayo magkakapatid? Apat. Pang ilang ka? Pangatlo. Dali mo yung mga kapatid mo dito, ha? Puntahan namin kayo Sabado or sa Linggo, ha? Ha, Jacinth, ha? Puntahan namin sila. Kasi Pamela. Share namin yung magulang niya rin. I-share namin ng Bible para maligtas din sila. Okay? Sige po, let's pray. Panginoon, maraming salamat sa mga aming mga guests. Panginoon, ganun din po aming napag-aralan salita. Napakaganda. Na-remind nyo kami, Lord, na pwede, especially mga bata, dumating sa point na pag natigas ang ulo nila, namin, mga tao din po, mga adult, matigas ang ulo namin, sinasabi nyo, malinaw sa yung salita na ito yung gawin namin, di namin ginawa. O kung ito naman yung wag namin gawin, tapos ginawa pa rin namin, Panginoon, patawarin nyo po, Lord, sa maraming na pagkukulang, mga pagkakataon na hindi naman kami tuloy-tuloy, Lord, sa na maparusahan nyo, Lord. But especially, yung mga sumakresyon, mga hindi paligtas, sinasabi dito, yung mga bata na hindi sumusunod, paulit-ulit, sila'y darating sa point na wala na silang pag-asa makarecover, Panginoon. Dahil kayo na mismo yung
nagja-judge at nagpapalusa. So, pray bawat isa dito, Lord. Yung guest namin bago, si Laika, si Pamela, sila po yung maligtas din. Masyadan kami mamaya. Yan po, sabi Lord Supper, kayo din po ang maggabay, magbaspas, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.